pagkatapos na itinanghal na si Oleksandr Usyk na panalo via split decision kontrayan kay Anthony Joshua sa kanilang Unified Heavyweight Championship Showdown August 20, 2022 sa Jeddah, Saudi Arabia at August 21 naman sa Pilipinas. Ito na kagad ang sumunod na nangyari. Nagwala sa loob ng ring. Hindi nakapaniwalang natalo siya sa digmaang inakala niya na siya ang tatanghalin na panalo. Pilit na pinipigilan siya ng kanyang makasamaan na hindi na magwala sa ibabaw ng ring. Kaya naman siya ay bumaba na. Pero hindi naglaoy, bumalik sa ibabaw ng ring. Kinumpronta si Usyk at sinabi niya ng harap-harapan kay Usyk kung paano nanalo si Usyk sa kanya na hindi raw ito malakas. At ayon pa kay AJ, nasa kanya ang boxing skills at character kaya dapat siyang nanalo sa kanilang laban. Gustong sasagutin ni Usyk si AJ kaya lang umalis na si AJ at ayaw na niyang pakinggan ang mga sinasabi ni Usyk at itinapon pa niya ang WBA at Ring Magazine heavyweight belt sa labas ng ring. Sa post-fight conference naman, dito na hindi napigilan ni Joshua na bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa kanyang pagkatalo. Ibinunyag ni Joshua sa media kung gaano niya kagusto na maipanalo niya ang laban sa panang tinanong siya kung proud ba si AJ sa kanyang ipinakitang performance sa laban, lalong-lalo na sa round 9 na talagang binomba niya ng todo itong si Usyk at nagkakonekta naman ito ng solidong patama kay Usyk. Pero ang sagot ni AJ, mahirap daw talagang sasabihin na siya ay proud sa kanyang performance at dito na nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Sinabi niya na mabigat ang kanyang kalooban at labis talaga niya itong dinaramdam. Dahil umiyak na si AJ, ang kanyang promoter na lang na si Eddie Hearn ang nag-takeover at sinabi niya na wala siyang ibang gusto bilang promoter kundi ang maging masaya itong si AJ. Alam ni Hearn na ibinuhos lahat ni AJ ang buong buhay niya sa boxing at alam ito sa sarili ni AJ at ng buong mundo. Palagi lang daw na nasa gym itong si AJ at walang ibang nakikita si Hearn na boksingero sa ngayon na katulad ng dedikasyon na ipinapakita ni AJ sa boxing. Minsan, hindi daw alam ng mga tao kung gaano kabigat ang pressure na pinapasan ng isang boksingero. Pero itong si AJ ay hindi daw ito umiiwas ng mga hamon at binabaliwala lang daw ang mga pressure. Palagi talagang sinusubukan ni AJ na ma-inspire niya ang mga boxing fans sa ngayon at sa susunod na mga henerasyon. Samantala, unang pinasalamatan naman ni Oleksandr Usyk ang Panginoon pagkatapos na siya ay nanalo at nasa kanya pa rin ang WBO, WBA, IBF, IBO at Ring Magazine heavyweight belts at higit sa lahat, ang kanyang nakamit na tagumpay ay sa inang bayan niya ito iniaalay. Mga kakwento, sino ang gusto niyong susunod na makakaharap ni Oleksandr Usyk? Dapat nga bang magbalik muli ang The Gypsy King na si Tyson Fury? Kung sila ang magkakaharap, sino sa tingin niyo ang mananalo at karapat dapat na maging ang disputed World Heavyweight Champion? Sige nga mga kakwento, opinion mo ibahagi mo dahil malugod po kaming babasahin ito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po kong mabigyan dyan ng like. Pero kung hindi mo pa nagawa ito ay aba, gawin mo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Kwintong di pa na ikwinto! So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.